Inilabas na ang mga listahan ng mga lugar kung saan pwedeng magtipon ang mga planong dumalo sa misa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand sa Linggo. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Ilang araw pa bago dumating si Pope Francis sa bansa, pero sabik na si Aling Elvira na galing pang Rizal. Balak niya mag-tent na lang dito sa Quirino Grandstand. Kailangan po mas maaga kasi napakarami pong tao, sobra. 2 days bago dumating siya, nandito na po kami. Pero ang problema, ayon sa pamahalaang lokal ng Maynila, bawal magtayo ng tent sa Luneta o Quirino Grandstand bago ang misa sa 18. Pero may ilang lugar daw na pwedeng pagtayuan ng tent, basta malayo dapat sa Quirino Grandstand. Naisip din ni Mayor Estrada, sadyang mahirap po doon sa mga kababayan natin na manggagaling pa sa malalayong lalawigan at hindi kayang umupa dito sa mga hotel. Maraming kalye ang isasara sa paligid ng Quirino Grandstand sa Enero a 18. Sa mga nais dumalo sa banal na misa dito sa Enero a 18, abay ihanda nyo ang inyong mga sarili na maglakad ng halos 2 kilometro para lang makaabot dito sa Quirino Grandstand. Ang parking area para sa mga dadalo sa misa, isa lang ang CCP Complex, Manila Zoo at Rizal Memorial Stadium sa 8 lugar na pwedeng paradahan. 8 lugar din ang pwedeng pagtipunan ng mga tao. Kabilang dito ang Taft Avenue, Calow Avenue at Katigbak Parkway. Ang mga magko-commute pwedeng ibaba sa 3 lugar at doon na maglalakad patungong Luneta. May mga medical teams na itatalaga ang DOH sa loob at labas ng perimeter ng Quirino Grandstand. May 20 medical tents, ambulance at stretcher teams na may 300 first aid responders sa inner perimeter ng grandstand. Samantalang may 12 naman sa outer perimeter. Paalala ng DOH, magbaon ng pagkain na hindi napapanis, tubig at magsuot ng komportabling damit. At kung may karamdaman gaya ng high blood o diabetes, magbaon din ng inyong maintenance medicine. Bukod pa rito, magtatalaga rin ang Philippine National Red Cross ng Emergency Field Medical Facility na kumpleto sa gamit, mga gamot at may operating room pa na tulad ng isang ospital. Palilibutan din ang lugar ng mga portalet. Pinaaalala ulit sa publiko na bawal magdala ng payong, backpack at magpalipad ng aerial drones. Ang publiko pinapayuhang gumamit ng transparent bags. Jack Batalyones, ABS-CBN News.